So, hello, what's up mga ka-Orange, mga ka-Pongkan? This is Orange Blooded Motomania, maligayang pagbabalik sa ating channel. So, today's video ay magagawa ho tayo or mag-DIY ho tayo ng front brake master cylinder ng ating KTM Duke RC. Pwede to siya sa 200 and then 390 ng mga models. So, nung nakaraan kasi, ay yung ginawa natin is yung rear brake master cylinder na nag-stock up yung piston. So, ngayon naman ay gagawin natin is yung ating front brake master cylinder na kung saan ay nangangalawang na po siya and then parang nasira na rin po yung kanyang rubber, yung pindutan sa ating piston. So, ito ay galing sa parts out na front brake master cylinder. Bali, natambay na po kasi ito ng katagalan. At kung napapansin nyo, masyado ng kalawang yung kanyang looban. Hindi masyadong maklaro dyan kasi malabo. Wala po kasi yung taon ito. Focus yung ating camera. So, yun na. Yun na nga. Bali, itong gagawin natin ngayon is nililinisin natin yung kalawang, aalamin natin yung looban ng ating piston for almost 25 kilometer na odo, kung ano ba yung forma sa loob ng ating piston. And then, ayun, bali, meron akong nabiling repair kit ng ating front brake master cylinder. Hindi ko lang alam kung mag-fit po ito siya. Titignan natin ngayon kung kasukat ba yung mga piston, yung spring, yung rubber, and then yung kanyang ring lock. Nabili ko po siya ng 235 pesos. Isang repair kit na po siya, front NS200 na repair kit. So, yun na nga po. Bali, same lang din yung ating mga tools and materials na gagamitin. Low nose, yung mas maganda yung manipis yung dulo or yung ring lock plier natin. Mas maganda kung yung reverse, huwag to. Yung reverse, medyo mahirap din kasi ito eh. Talagang dalawang kamay yung gagamitin mo. Hindi pwedeng isa lang. And then, nagamit tayo ng flat screwdriver na manipis din. Pang sungkit-sungkit natin sa kalawang. So, yun na nga po. Bali, ito yung gagawin natin ngayon. So, bago natin simulan yung ating DIY, gusto ka lamang pong i-shout out si si Archie Impanog ng Cebu City and then kay Mark Alvarez ng Cebu City din para magkatropa tarong dalawa. And then kay Sir JP Solihon ba to? Or Solijon? And then kay Sir Carlo Payabyab. And then kay Sir Nicolas Angelo Placedes ng Revinitive Riders of Taguig. And then sa mga tropa natin dito sa KTM Negros Riders Club, sa panguna ni Peter Glenn Sola. And then sa mga tropa din natin dito sa KTM Laysam Group Region 8, parang Leyte Samar ata to. So, yun. Bali, light side po sa inyong lahat. At sisimulan na natin yung ating DIY na pagre-repair ng ating front brake master cylinder. Babalikan ko kayo in a few seconds.
So, ito na nga po yung ating piston ng ating front brake master cylinder, and then yung kanyang spring, and then yung kanyang tawag nito, yung kanyang ring lock. So, kung napapansin nyo, medyo kinalawang na siya. Namuna yung kalawang dito na portion. And then, yung spring niya, okay pa naman. Yun lang din, medyo nangalawang. And then, kung napapansin nyo dito sa loob, punong-puno na ng kalawang yung tube niya, yung inner na tube niya. So, okay pa naman yung mga piston. And then, yung spring, yung ring lock, yun lamang po nangalawang. So, ito yung gagawin natin ngayon. Okay pa naman. Bali, lilinisin lang natin to. And para may comparison tayo sa NS200 na repair kit, buksan natin itong nabili natin. I-compare natin kung magkaparehas ba. So, ayan. Ito yung sa ating NS200 na tawag nito, na repair kit. Ito yun. So, yung nasira kasi sa atin is ito, itong rubber na to. And then yung spring niyan sira na sa ating stock na front brake master cylinder. So, ito yung kailangan natin. Compare natin para malaman natin kung parehas pa talaga. So, yung size, the same. Yung kanyang rubber, the same yung orientation. Sa taas, the same lang din. Naka-cross. The same yung taba. Yung butas, the same. So, parehas sila ng piston. NS200, KTM Duke 200. Spring, tignan natin. So, the same yung haba. Yung orientation, parang palapad patulis. Malaki yung diameter dito sa kabila. Dito sa kabila, maliit lang. So, the same lang. NS200, KTM Duke 200, the same. Kabila, the same. Yung haba, the same. Okay? Yung ring lock, so, the same din. Walang pinagbago. And then, yun. Ito lang yung kailangan natin dito sa ating front brake master cylinder. Ito kasi yung kulang, yung spring. So, hindi na natin to papalitan. Lilinisin lang natin. And then, yun, bali, re-reserve na lang natin tong piston na to. And then yung spring, then yung ring lock. So, yun. Bali, the same po yung NS200 para sa ating front brake master cylinder na repair kit. So, yun, bali, i-assemble ko lang, linisin ko lang yung ating front brake master cylinder, and then ibabalik ko siya. So, antabay ulit kayo. Babalikan ko kayo in a few seconds. Yeah.
Orange mga kapongkan, bali matapos na po natin na ma-repair yung ating front brake master cylinder ng ating KTM. So, sa napansin nyo sa video, nangalawang na po talaga yung looban ng ating brake, front brake. And then, yun nga po, bali nakita natin na the same lang po yung repair kit ng NS200 sa ating KTM Duke 200 na front brake master cylinder. So, ang ginamit ko lang at kinuha ko lang dito sa ating NS200 na repair kit is yung parang rubber niya na may spring. And then, may parang rod na tumutulak sa piston natin. So, okay pa naman po kasi yung ating piston and then yung spring. Yun lang po nasira sa atin, yung parang rubber na may spring, napudpud na po yung spring nun, gawa nga ng kalawang. So, yun, bali, worth 235 lang po siya, NS200 na repair kit. Pasok na pasok po siya sa ating front brake master cylinder na Bribe, or Brembo ba to? O, Bribe. So, yun, bali, yun lang naman talaga ang kailangan sa mga motor natin, kahit anong parts na motor natin. Kailangan natin i-maintain. Kahit naayos pa yan, need lang natin siyang i-maintain para maiwasan natin yung pagkasira. So, as of now, okay na po yung ating front brake master cylinder. Nagpa-pump na po siya. So, wala naman po siyang problema last time. Yun lang talaga ng alawang and then nawala yung spring. So, ready na ulit po ibalik sa ating motor. Yun lamang po mga ka-orange mga kapongkan, bali tataposin natin yung ating video. So, sana ay nakadagdag na naman po sa inyong kaalaman yung ginawa ko ngayon. So, huwag niyo po sanang kalimutang i-like. Kung meron man po kayong mga katanungan, ay pwede kayong mag-comment down below. At kung gusto niyo may i-share din sa mga tropa niyo yung ginawa nating DIYs ngayon, ay huwag niyo po kalimutang i-share din yung ating videos. Yung ating mga videos, marami tayo dyan sa mga bagong nanonood na hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, ay huwag niyo po sanang kalimutang i-hit yung red subscribe button sa ilalim ng ating video. And kung gusto niyo pong ma-notify sa mga gagawin pa nating DIYs, ay huwag niyo kalimutan i-hit din yung tawag nito, bell icon. So, yun na lamang po mga ka-orange mga kapongkan. Bali, sa susunod na video, pag dumating yung aking, tawag nito, yung aking OBD2 scanner, ay yun po yung ating gagawin sa susunod na video. So, gagawin natin, lalagyan natin siya ng parang scanner, yung ating KTMs. So, yun, bali, inaantay ko na lang na dumating, and then gagawin ulit natin ng DIYs, and then wirings, and then ano yung mga pwedeng gawin ng scanner na yun bag na install sa ating motor. So hanggang dito na lamang po mga ka-orange mga kapongkan. See you sa next video natin. Ride safe po sa lahat.
Peace.